Pagkatapos sinibak ni President Duterte sa pwesto bilang party president, Manny Pacquiao sumagot na. Ang sabi niya, bakit hindi na lang Delta variant ang pagtuunan ng pansin? Okay. Iba talaga. Iba talaga, oo. Ito ang nangyari, di ba? Nung weekend, so nagsalita si Pangulong Duterte about yung sa issue nila Pacquiao tsaka nila Coco Pimentel. So sinabi niya na ang problema kasi dito kay Pacquiao, eh wala siyang alam. At ang problema naman dito kay Coco Pimentel, parang kung ano-ano lang, mali-mali ang diskarte. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Which is true, bakit to? Dahil sa nag-appoint, parang ganun, ginawa niyang appointment ang pagiging presidente ni Pacquiao, 'di ba, na acting president without any election sa kanila, which is mali, yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, sumagot naman si Pacquiao pagkatapos magpulong ng PDP. At ang sagot ni Pacquiao, dapat daw yung Delta variant ang inasikaso. Ang kapal mo ka, sorry. Nung nauna ko, eh bakit ikaw na andyan nagbo-boxing? Eh, di ba? Anong trip mo? Ikaw ang boss? Ganon? Ang lakas mo makaano na, hindi dapat pa... Una, tingnan nyo ha. Tingnan nyo na lang ito. Tingnan nyo na lang. Bago ka umalis, puro politika inasikaso mo. Binatikos mo si Pangulong Duterte ang kanyang administrasyon. Napaka-unfair yan sa buong departamento ni Pangulong Duterte. Napaka-unfair ng ginawa mo. Nagbitaw ka, na kesyo kurap. At bago ka umalis, binanata mo pa yung mga ibang department without any proof presented. Anong proof? Yung papel. Hindi ho proof yan. Papel ho yan. Sunugin natin yan. Papel ho lang yan. Walang proof. Umalis ka. Okay? Tapos, anong ginawa mo? Namulitik ka bago umalis, di ba? Pagdating mo dyan, nagbo-boxing-boxing ka. Oh. Tapos, nung binatikos ka at tinanggal lang ka ng posisyon dahil hindi ka naman dapat talaga maging pangulo ng PDP, ano ginawa mo? Sasabihin mo, dapat ayusin yung Delta variant, yun ang pagtuunan ng pansin. Sino ba nagsimula? Ikaw, di ba? Ikaw yung nagsimulang korap ang gobyerno. Ikaw ang nagsimula ng kung anong pagbibintang sa gobyerno ni Duterte. Tapos sasabihin mo ngayon, dapat ang inangasikasyo ng gobyerno itong Delta variant. Alam mo may katono siya. Alam niyo ko sino? Si Robredo. Ganyan ang tono ni Robredo, di ba? Ang ano gagawin ni Robredo? Babanatan si Pangulong Duterte. Tama, mali. Oh. Pagbanat niya kay Pangulong Duterte, dudurugin siya ni Pangulong Duterte. Sasagot si Pangulong Duterte. Ano mangyayari? Oh, kung alam niyo na yung cycle. Oh, sige nga. Kung sige, ano mangyayari? Sasagot yung amuyong niyang ano, spokesperson niya. Ang taga-rescue yung ano niya, spokesperson niya eh. Pansinin niyo to, pag sumasablay na si Robredo, pag mali-mali na yung sinasabi at binanata na siya ng mga tao o mga especially ni Pangulong Duterte, anong mangyayari? Biglang mag-to the rescue yung kanyang spokesperson. At alam mo, isa lang ang sagot. Ano? Bakit ba yun ang inaasikaso ng gobyerno? Dapat ang inaasikaso dyan itong pandemya. Di ba? Tama, playing victim. Ganyan sila lagi eh. Babanat, tapos pag nag-retaliate sa kanila yung binanata nila, sabihin nila, bakit hindi yung pandemya ang asikasuhin? Oh. Gumagaya na si Pacquiao eh. Nakakainis lang, di ba?